para po sa ating unang episode ng ating food cravings, tayo po ay magluluto ng binagoongang baboy. Para po sa pangunahing sangkap, kakailanganin po natin ng kamatis, ang bawang at sibuyas, gagamit din tayo ng pork belly at sauteed shrimp paste. Kailangan din po natin ng tubig, black pepper at vinegar. Para sa unang hakbang, lalagyan lang po natin ng baboy sa kawali. Lalagyan po ng tubig para ito ay malaga at hintayin po natin itong magmantika sa sarili niyang taba. Ipiprito lang po natin ito ng bagya at hahanguin. Ikita po natin ang mantikang galing sa pinaglutuan natin. Kikita rin po natin dito na medyo dumikit ang baboy sa kawali. Ito po ay nakakapagdagdag ng added flavor sa ating lulutuin. Hindi po yan sunog kapag dagdag ng linamnam. So, para sa unang hakbang, ilalagay po natin, gigisa lang po natin ang sibuyas at ang bawang. Hintayin lang po natin itong mag-brown at isusunod po natin ang kamatis. So, sa pagpili po ng kamatis, tip ko lamang po, mas masarap po ang ating niluluto kapag ang kamatis po ay hinog na hinog. Sapagkat nandito, mas marami po ang umami flavor ng kamatis na hinog. Nakapagdagdag ng lasang. Ito lang po nating maluto ng mabuti ang kamatis bago po natin ilagay ang baboy. Matuloy po ito para sa ating unang episode. Kasi po, nung ako yung nabubuntis, marami po ang aking pagkainin sa binagoongang baboy. Kaya lang po, sa lugar namin, dito, sa UK, wala po akong mahanap na shrimp paste. Kaya, ngayon lamang po ako nakapagluto ng ganito. Nung may nagdala sa akin ng shrimp paste galing ng Pinas. Lalagay na po natin ngayon ang main ingredient, ang ating shrimp paste na galing sa Pilipinas. Haluin lang po natin. Naamoy ko na ang finished product. Lagyan lang po natin ng konting tubig para maluto ng para maluto pang mabuti ang baboy. So kanina naman po ay nailaga na po natin ito kaya konting luto na lang po. Tayin natin itong lumambot. Lagyan din natin ng suka para ma-balance. Black pepper. Narito na po ang ating finished product, ang binagoongang baboy.
Ayan, kain na.